Annyeonghaseyo! For today's video guys, pag-aaralan natin kung paano gamitin si Guriku, Gu, and si Hagu. Kasi maraming nagtatanong kung paano ba sila ginagamit. So maraming nako-confuse paano sila gamitin. So ngayon yun ang ating pag-aaralan. Si Guriku and si Gu. So sa K-drama, madalas naman na naririnig natin si Guriku, diba? Si Guriku, ginagamit siya use between two sentences. Okay? In English, ito ay and. Pero alamin natin yung pagkakaiba nilang dalawa. For example, ikabangi sayo, tuldok, Guriku, yepoyo. Ikabangi sayo, Guriku, yepoyo. So kung mapapansin nyo guys, two sentence siya and si Guriku dito siya naka-place sa unahan ng pangalawang sentence. Okay? And sinabi ko kanina, Sigu, ibig sabihin din in English is and. So, paano naman natin siya gagamitin? Gu, ginagamit siya or ina-attach siya sa verb. Attach to a verb or adjective. Okay? Ina-attach siya sa verb and si adjective para gawing isa yung dalawang sentences. Okay? So, for example, ikabangi sayo, Guriku, yepoyo. Gagawin natin siyang isang sentence. Tanggalin natin yung tense ng verb. So, matitira na lang is sa. And then, kay Guriku, ang gagamitin na lang natin is gu. So, ito ay magiging sagu. Ikabangi sayo, yepoyo. Ibig sabihin in English, i means this, kabang, bag, i, subject, particle. Okay? Subject, particle. Or is. This bag is sa or sada from the word sada, which means cheap, mura. Okay? This bag is cheap. Gu and yepoyo from the word yepuda, which means pretty. Okay? So, ito ay pretty. This bag is cheap and pretty. So, sa unang sentence, Guriku ang ginamit natin. And to make it as one, gagamitin na lang natin si Gu. Again, si Gu, ina-attach siya, pwede sa verb, pwede sa adjective. Okay? Ayan. So, yan yung pinagkaiba nila. And sometimes, si Guriku, ginagamit din siya as and then. Okay? So, paano? For example, Jomsimul mogosoyo. Mogosoyo. Tuldok. Guriku. Guriku televisional pasoyo. Okay? Jomsimul mogosoyo. Tuldok. Guriku televisional pasoyo. Si Guriku and si Gu, ginagamit din siya as and then. And same lang. Pag Guriku, dalawang sentence. Ang Guriku ay nasa gitna, nasa unahan ng pangalawang sentence. So, paano naman natin siya gagawing isang sentence lang? Ang i-add natin is Gu. Again, hanapin natin yung verb or adjective. Ang verb dito is mogosoyo. Again, tatanggalin natin yung tense ng verb. Alin ang tense dito? Osoyo, which is past tense, di ba? And then, ang gagamitin natin is gu. Tanggalin natin si Guriku. Nagiging mokku. Okay? Mokku. Jomsimul mokku. Televisional pasayo. In English, jomsim, lunch.
all, object, particle. Mock, from the word mokta, diba? Mokta, which means to eat. And since ang verb natin is past tense, anong past tense ng eat? Eat. Okay? Eat. Go and televisionol. Ito ay TV. Television. All, again, object, particle. Puwasoyo. Puwasoyo, from the word puda, which means watch. Or pwede look. Pwede dito, pero dito, ginamit siya as watch kasi sa television siya. And since ito ay past tense, puwasoyo, anong past tense ng watch? Watch. Okay? So, in English, I, syempre, hindi dapat ganyan yung pagta-translate nyo, diba? In English, I ate lunch and I watch TV. Diba? So, yung dalawang sentence is gagawin lang nating isa. Pwede. Dito kasi, jamsimul magosoyo. Kuligu telebitsyonul pasoyo. Ibig sabihin, kumain ako ng tanghalian and then nanood ako ng TV. So, to make it as one, I ate lunch. Ayan, I ate lunch. And then, I watch TV. So, para mas maikli, tatanggalin natin yung tense ng verb. O soyo, gulang yung idadagdag natin. Mokko. Okay? Mokko. Yung tense ng verb, dito na lang natin laging ilalagay. Okay? Sa hulihan. Kasi parehas lang naman silang past tense, di ba? O soyo at soyo. Okay? Parehas sila ng tense ng verb, kaya sa pangalawang verb natin i-attach yung tense niya. Okay? So, yun ang pinagkaiba ng kuligu and gu. Again, kuligu, ginagamit siya sa dalawang sentence. And then, gu, ginagamit siya para pag-isahin ang isang sentence. Okay? Siya ay end or and then in English. Okay? And then, meron pang isang end. Ito ay hagu. Wait lang. Kuha tayo niyo. Ito ay hagu. Ibig sabihin din ito is end. Pero, paano natin siya ginagamit sa isang sentence? For example, undunghal goyeyo tuldok. Kasi ang isang ano ba yan? Diba, undunghal goyeyo, mag-e-exercise ako. Parang ano na siya, isang sentence na siya sa Korean. Undunghal goyeyo, kurigu? Kurigu, chegul, check. Chegul, igul. Chegul, igul, igul, igul. Igul. Go, ul goyeyo, ul goyeyo. Yeyo. Okay? Undunghal goyeyo, kurigu? Chegul, igul, goyayo. Ayan. So, dito, kung papansin natin, may kurigu din. Okay? Kurigu. Ang sabi ko kanina, tatanggalin natin yung tense ng verb. Ul, goyayo, tanggal. Magiging undong, hagu. Tanggal si kurigu. Magiging undong, hagu. Okay? Undong hagu, chegul igul goyayo. Okay? Undong hagu, chegul igul goyayo. So, ito guys, hindi siya hagu na particle. Okay? Particle. Sa sentence na to, ang focus pa rin natin is itong gu. Kaya lang, mukha siyang hagu na particle kasi ang verb natin ay had a verb. Had a verb, ibig sabihin, ito yung mga verb na may hada sa dulo. Undong,
undong hada. Diba? Ang tawag dito ay hada verb. Diba kapag nag ginagamit natin siya sa sentence, tinatanggal natin si da. And since itong gu ay particle natin, magiging undong hago. Okay? Pero itong si undong hago dito, hindi siya yung hago na particle. Ang pinag-uusapan pa rin dito ay si gu. Yun nga lang, mukha siyang hago na particle kasi ang verb natin ay had a verb. Okay? So, ang ibig sabihin nito ay undong, exercise, mag-exercise, hago, end. Okay? Undong hago, mag-exercise, and then magbabasa siya ng book. Check. Ito ay book. Okay? Check, book, all, object, particle. Object, particle. Igul goyayo. Ito yung verb niya. Diba, again, tinanggal natin si tense ng verb at ito na lang yung gagamitin natin. So, sa isang sentence, undong hago chegol igul goyayo. Read. Okay? Ikta. From the word ikta. To read. And then, siya ay future tense, kaya igul goyayo. Ul goyayo, kapag may ul goyayo, ito ay future tense. Okay? Mag-exercise ako. Mag-exercise ako. Undong. And then, go. Magbabasa ng libro. Okay? Pero, yan guys ay go pa din ang pinag-uusapan. So, ngayon, paano natin gagamitin si hago as particle? Hago na talaga. For example, dito na lang. Kasi wala na tayong space. Computo hago. Televisional. Televisioni. Pisayo. Yan. So, ito, sa sentence na to, hago na particle na yung pinag-uusapan natin. Si hago, ina-attach siya, attach two nouns. Okay? Two nouns. Okay? Computo hago, televisional pisayo. Computo, computer. Hago, and television, TV, e, subject, particle. Pisayo, from the word pisada, which means mahal. Okay? Mahal, expensive. Ang computer daw and TV is mahal. So, dito, ginamit natin si hago para pagdugtungin yung dalawang noun. Okay? So, kanina, si kurigo and sigo, ginagamit natin sa verb at sa adjective para pag-connect natin yung dalawang sentence. While hago, ginagamit naman natin sa pag-attach ng dalawang noun. Okay? Yun ang pagkakaiba ng kurigo, go, and hago. Ayan. So, sana guys ay nalinawan kayo kung ano ba yung differences